Nagsalita si Eliphaz. Ika-15 kabanata. Sumagot si Eliphaz na taga-Teman, "Job, ang taong marunong ay hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi siya nakikipagtalo sa mga salitang walang saysay. Pero ang mga sinasabi mo ay magtutulak sa tao upang mawalan ng paggalang sa Diyos at magiging hadlang sa paglilingkod sa Kanya. Ang sinasabi mo ay bunga ng iyong kasamaan at dinadaya mo ang iba sa pamamagitan ng iyong mga sinasabi. Hindi na kailangang hatulan pa kita. Dahil ang iyong mga sinasabi mismo ang nagpapatunay laban sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang isinilang? Ipinanganak ka na ba bago nilikha ang mga bundok? Narinig mo na ba ang mga plano ng Diyos? Ikaw lang ba ang marunong? Ano bang alam mo na hindi namin alam? At ano ang naunawaan mo na hindi namin naunawaan? Natuto kami sa matatanda na mas matanda pa kaysa sa iyong ama. Sinabi namin sa iyo ang mga salitang mula sa Diyos na makapagbibigay ng lakas at aliw sa iyo. Hindi pa ba sapat iyon? Bakit nagpapadala ka sa iyong damdamin? Nabubulagan ka na ba sa katotohanan para magalit ka sa Diyos at magsalita ng masama laban sa Kanya? Kaya ba ng isang tao na mamuhay ng malinis at matuwid sa paningin ng Diyos? Ni hindi nga lubusang nagtitiwala ang Diyos sa mga anghel niya. Kung ang mga nilalang niyang ito na nasa langit ay hindi lubusang malinis sa kanyang paningin, ang tao pa kaya na ipinanganak na masama at makasalanan at uhaw sa paggawa ng masama? Job, pakinggan mo ako. Sasabihin ko sa iyo at ipapaliwanag ang mga naranasan ko. May masasabi rin tungkol dito ang mga marurunong na tao na natuto sa kanilang mga ninuno. Sila lang ang nagmamay-ari ng kanilang lupain at walang dayuhang sumakop sa kanila. Ang taong masama ay maghihirap habang buhay. Palagi siyang kinakabahan kahit na walang panganib. Dahil iniisip niya na baka salakayin siya ng mga tulisan. Takot din siyang pumunta sa dilim dahil baka may pumatay sa kanya kung saan-saan siya naghahanap ng pagkain. Alam niyang malapit nang dumating ang kapahamakan, kaya labis ang kanyang pagkatakot. Katulad ng hari na naghahanda sa pagsalakay sa kanyang mga kaaway, nangyayari ito sa kanya dahil nagre-rebelde at sumusuway siya sa makapangyarihang Diyos. Para siyang nakahawak sa matibay na kalasag at handang kalabanin ng Diyos. Kahit mataba at mayaman siya ngayon, titira siya sa mga gibang bayan, sa mga bahay na walang nakatira at malapit ng gumuho. Hindi nadadami ang kanyang kayamanan at ang mga natitira niyang yaman at ari-arian ay hindi na magtatagal. Hindi siya makakatakas sa kapahamakan. Magiging tulad siya ng puno na ang mga sangay masusunog. Lahat ng ari-arian niya ay mawawala sa isang ihip lamang ng Diyos. Huwag sana niyang dayain ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga bagay na walang kabuluhan dahil wala siyang makukuha sa mga iyon. Maagang darating sa kanya ang kanyang parusa at hindi na siya uunlad pa. At magiging tulad siya ng ubas na nalalaga sa mga hilaw na bunga o katulad ng ulibo na nalalaga sa mga bulaklak, sapagkat mamamatay ng walang lahi ang mga taong walang takot sa Diyos. At ang mga bahay na itinayo nila mula sa mga suhol ay masusunog. Ang lagi nilang iniisip ay ang manggulo, gumawa ng masama at mandaya.